At mga kapuso, lalo pa ngang bumagal ang galaw ng Bagyong Betty habang patuloy na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At para sa pinakahuling detalye, makakapanayam po natin ang Assistant Weather Services Chief ng PAGASA na si Chris Perez. Magandang gabi sa iyo, Chris. Magandang gabi, Vicky, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Chris, nasa na ngayon itong Bagyong Betty at nadagdagan pa ba yung mga lugar na nasa ilalim ng mga wind signal? Vicky, sa ngayon yung sentro ng bagyong si Betty ay nasa dagat pa rin adjacent sa silangang bahagi ng Dulong Hilagang Luzon. At kanina alas 4 ng hapon, ito ay tinatayang nasa layong 445 kilometers ang layo, silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay ni Betty ang lakas ng hangin ng umabot hanggang 445 kilometers per hour malapit sa gitna nito, or rather 155 kilometers per hour malapit sa gitna, at yung pagbugso aabot hanggang 190 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dyan, meron pa rin tayong warning signal number 2 sa ilang bahagi nga ng Dulong Hilagang Luzon. Warning signal number 2 dito sa may bandang Batanes, sa northeastern portion ng Cagayan, kasama nga ang Babuyan Island. Itong mga nabanggit nating lugar na may warning signal number 2, makakaranas pa rin ng masungit na panahon. Pag sinabi nating masungit na panahon, posibleng may mga malalakas na ulan at hangin na pwedeng makapaminsala sa mga ari-arian. Samantala, warning signal number 1 naman ang nakataas sa ilang bahagi rin ng Northern Luzon area, no? Dito sa natitirang bahagi ng Cagayan, sa lalawigan ng Isabela, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Mountain Province, dito sa Ipugao, sa northern at central portion ng Aurora. Meron din tayong warning signal number 1, no, sa Quirino, sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya. Ganon din dito sa may bandang northern portion ng Catanduanes, dito sa northeastern portion ng Camarines Sur, dito sa Pulilo Island, sa northern portion ng Camarines Norte, dito sa northern at central portion ng Ilocos Sur, at dito rin sa may bandang yes, yun na po yung final na lugar na may warning signal, no? So sa mga nabanggit nating lugar na may warning signal number 1 naman, posibleng maranasan natin ng mga kababayan natin dyan yung mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Kaya paalala po natin, no, dun sa mga residente ng mga lugar na may warning signal number 2-in-1, hanggat maaari, patuloy na nga may pag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction managing officers para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Maging alerto rin sa mga posibleng pagbaha na dulot ng malalakas na pag-ulan at pagguho ng lupa, lalong-lalo po yung mga residente na malapit sa paanan ng bundok. Chris, base sa latest track, no, ng PAGASA, mukhang magtatagal pa sa PAR hanggang Biyernes itong si Bagyong Betty. Ano ba yung nakakapagpabagal sa kilos nito? At may epekto ba yan sa ulang ibubuho sa atin ng habagat? Tama ka, no, Vicky, no? Itong ang bagyong si Betty, inaasahan natin na posibleng sa pagitan pa ng Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng umaga, tuluyan nga lumabas ng northern boundary ng ating area of responsibility. Ang nangyayari kasi sa magkabilang side nito, sa kanluran at silangang bahagi, may tinatawag tayong subtropical steering ridge. So itong dalawang ito, nag-aagawa ng impluensya sa pagkilos ng bagyo. At sa mga susunod na araw, mananaig yung subtropical steering ridge na nasa silangang bahagi ng bagyo. At ito nga magiging dahilan kung kaya't dahan-dahan kikilos pahilaga, tuloy ng papalayo ng ating bansa itong bagyong si Betty. Chris, kailan ba at saan inaasahang mararamdaman ang pinakamalakas na epekto nitong habagat? Sa ngayon, Vicky, ang nakikita natin, no, ngayong Linggo, asahan natin, no, sa pagbagal ng pagkilos ng bagyong si Betty, posibleng magpaiba ito ng habagat. At ang unang maapekto nito yung mga lalawigan sa kanlurang bahagi nga ng Central and Southern Luzon, maging sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ilan lamang dyan yung mga lalawigan ng Occidental Mindoro, posible rin itong Zambales, itong Palawan, itong Antique. So, binabantayan natin yung possible interaction or yung effect nitong bagyong si Betty sa magiging lagay ng habagat, no? Samantala, dito naman sa Metro Manila, so far yung outlook natin, rainfall outlook for the next 3 to 5 days, hindi naman po natin inaasahan na lalagpas na hanggang or more than 50 millimeter kumpara sa mga previous habagat episode na ilang araw pa lamang ay humigit kumulang ng 500 millimeter ang naidulot at nagdulot ng mga pagbaha dito sa Metro Manila. So far, itong habagat episode na binabantayan natin is either magdala lamang ng mga light to moderate, paminsan-minsan kalakasan na ulan dito sa Metro Manila ngayong darating na Linggo. Sige, Chris, antabayan na natin ang iba pang update mula sa PAGASA. Maraming salamat sa inyo, PAGASA Assistant Weather Services Chief Chris Perez.
Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.